guys at welcome back sa ating channel. So ang gagawin natin video ngayon is merong client na nagpagawa sa akin ito. Ang problema nito guys is yung lighter niya, cigarette lighter niya dito. Yan. Ayaw gumana. So ngayon, ayusin natin at alamin natin kung ano yung sira nito. So madali lang to guys. Baka mayroon lang fuse na nasira dito. So ayan. Switch on natin. Yung loob niya, switch on natin. Ayan. So mayroon nagdala tayo ng tester dito. Ayan. So ito yung ito yung charger niya sa cellphone. Kasi sabi niya hindi siya makapag-charge kung wala to. So yung loob niya guys is may mga kalawang na oh. Yun, oh. So testing natin, i-test natin sa tester. Multi-tester. Ayan. So ilagay natin dito sa 12 volts, 20 volts DC. So ayan, neutral muna natin. So itong gilid nya is negative to. So yung nasa loob naman, yung may focus muna natin ha. Yung isa, yung terminal na may bilugan dyan sa gitna, yun yung positive. So, itesting natin kung meron bang lumalabas na 12 volt dyan. So, ayan. Tester natin. Ayan, make sure lang na hindi magkadikit tong dalawa guys. Kasi magsushort talaga. Yan, so nakatutok na yan. 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 So dito sa tester guys is walang lumalabas na 12 volts. So it means may sira to. Ito rin ah, i-testing natin kung iilaw din to. Iilaw din to dito kung mayroong supply na 12 volts kasi pang charger ng charger lang yung gagamitan niya dito sa cellphone niya. Yan. So walang umiilaw dito. Ayan. Kunin natin. So walang umiilaw dyan. So it means baka mayroong naputol na fuse dito. So hindi ko rin alam kung saan yung ibang fuse box dito. Kasi ang alam ko sa mga sasakyan na BIOS, dalawa yung fuse box nya. Meron dun sa engine bay at meron din dito sa ilalim sa may driver seat, may pedal. So meron ding iba guys is nandito banda, nilalagay dito. Pero ito, itong BIOS na to is 2012 pa na model. So ayan. So titingnan natin dun sa engine bay kung meron ba siyang cigarette na sign o word. Dalawa lang yan, yung iba may nakalagay na LTR o lighter. Sa iba naman is CIG o cigarette. So, yan. So titingnan natin dun sa engine bay kung ano ba yung nandun, meron pang CIG o may LTR ba nakalagay. Yan. So buksan natin yung engine bay guys. Tara, let's go. So dito yung hood niya. So yan, dito yung fuse niya. So yung makina niya. So yung nakalagay dito is para sa engine lang to. Dito. So may horn. Ito yung horn. So itest natin sa isa kung okay ba yung mga fuse nya. So tingnan natin dito din guys kung yung fuse to
kung may putol ba dito. Kikita yan kung may putol, kasi naputol tong nasa gitna. So sa tingin ko naman wala namang putol. So dito tayo mag-test. Yan, silagay natin sa continuity test. Yan. So walang condicatory test ang natin kung meron bang balat mo excuse na, na putol. So dito lang tayo mag-test. So meron siya. Yan guys, so walang putol dito sa may engine bay na mga fuse. So ibalik lang natin to. Yan guys, so titingnan natin dito kung meron ba siyang fuse. So wala din dito. So dito parang GPS to. GPS siguro to. Yan, so click natin yan. So may mga connection lang dito. Ito yung mga alarm nya dito sa gilid. So wala dito yung fuse nya. Tingnan natin dito. So yun guys, nandito sa may pedal banda, nandito sa may pedal yung mga fuse sa ilalim. So tanggalin natin tong cover nya. Yun, so meron mga fuse dito. So yan. So guys, titingnan natin yung number ng cigarette. O yan, meron nakalagay dito, cigarette is number 23. So may numbering dito sa gilid. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, number 23 yung cigarette. Yan. So itest natin yung fuse nya kung may putok ba siya. Yan guys, so itest natin isa-isa yung may putol ba yung iba. So may makikita tayo dito na mga numbering. Yan. So may mga number dito sa gilid. Yan, so may numbering dito. So i-test natin sa isa kung may putol ba. So yung isa guys, oh, sa kung titingnan natin, na-deform na yung plastic na cover niya sa fuse. Yan, so isa rin yan, titingnan natin kung putol ba yan. Yan, so dito sa number dito guys is number 23 siya. So dito po 23, ito yung 23. So wala siyang continuity. Gamit tayo ng fuse puller. Yan, so ito yung fuse puller na nakuha natin doon sa engine bay. Mahirap kasi ito mga yung liit. Yan, oh, putol. 15 amperes yung amperahin niya dito. Yan. Yan, so buo siya. Ay, tumulukan niya kasi maliit lang yung fuse niya. Di maabot yung pintister natin. Mga na talaga yung isa lang yung pister, bali yung meron kasing pang para na pister talaga. Mga yung si nakakita na yung isa sa ground natin, yung isa naman is
Tingilin pag okay yung fuse niya. So dun tayo sa engine bay, kukuha ng fuse extra. So yun guys, ito lang yung nakuha natin, 10 ampere na fuse. Pero palitan natin to, kung sabihin natin sa may-ari ng sasakyan ito na pabili ng 15 ampere na fuse, kasi 10 ampere lang to. Ayan. So mayroong 30 doon, kasi malaki na yung 30 ampere doon eh. So ito na lang yung malapit-lapit para ma-okay na to. Ayan. So ilagay natin dito. Saan ba yung 23? Dito pala. Ang hirap, ang liit. Yan o. So guys, takapitan natin yung 10 ampere na fuse dito. So tingnan natin dito sa may lighter nya, kung mayroon na bang power. So itesting natin dito kung mayroon ba siyang 12 volts DC voltage. Yan. Yan, so sa gitna is yung positive. Ayan, meron na. So make sure lang na hindi magdikit silang dalawa guys ha, pag nag-test kayo. Yan o, may lumalabas na siyang 12 volts dito. So ayan, tester na natin dito. So yung red is nasa gitna, yung pin niya, pinaka-pin niya para positive. At yung dito sa gilid niya is yung ground. Kasi dito, ayan, dito to naka contact dito yung positive. Ito yung positive niya at ito yung negative niya sa gilid. Ayan, so ipasok natin kung gumagana ba siya yung USB na charger natin. Ayan siya guys, so. Yan o. Yan. So ilagay natin. Yan guys, okay na ang charger dito sa may cigarette. A little longer than a few minutes later. Yan guys, no, natapos na natin yung video natin. So nagawa na natin ng maayos, na okay na. So kung may katanungan kayo guys, please comment down below para masagot natin yung mga tanong. At huwag nyo na rin nakalimutan mag like, mag share at paki-subscribe na rin at paki-hit ng notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong video. So bye bye!